iba yung plano ni Lord. Gusto niya pala akong dalhin sa isang lugar na magiging pagpapala ako sa iba. In what point? Yung maging legal, mas maganda kasi yung pupunta ka sa bansa na may peace of mind. To be honest, wala po kami nasi-save. Kung meron man, maliit na maliit, hindi siya ganun kalaki. Kasi nagbabayad pa kami ng mga utang. Hindi talaga UK yung plano namin. Na-upload kasi yung mag-ama ko. Papunta sana silang France. So, dun sana yung plano ko na puntahan after ko sa Israel. Kaya lang, iba pala yung plano ni Lord. Ayan, kasi pagdating ko dun sa France is maging TNT ako dun. Sa gusto ko kasi makasama na yung family ko is nakipagsapalaran ako. Dapat matibay yung loob nyo pag pinasok nyo ang pagbablog kasi hindi lahat ng tao mapipilis nyo. Karamihan ng mga videos na mapatok sa akin, masakit sa puso ko kasi mamalitin ka nila eh. Maraming mga bad words kang marireceive. So minsan iniisip ko, worth it bang ipagpatuloy ito or deserve ko bang pagsalita ng mga bad words despite sa mga ginagawa ko. Public influencer tayo, so kailangan yung sinishare natin ay connected pa rin sa will ni Lord or makakatulong ba sa mga kababayan natin. Yung tanong nyo sa comment section, kung meron ka ba kami nasi-save after namin magpadala ng remittances, ayan. So, FYI lang mga kabilab, sa family ko, hindi naman ako breadwinner and hindi naman ganun kalaking pera yung pinapadala ko sa aking mother. Kasi meron din naman siyang pension and may yung mga kapatid ko naman, mga professionals naman sila, minsan ako pa yung humihingi ng tulong or hindi lang minsan, madalas. Ayan, so medyo blessed tayo sa ating mga kapatid kasi nandyan sila palagi pag kailangan ko sila. Kung may nasi-save ba? Kung napanood yung po yung cost of living, mga kabilabs, makikita nyo doon kung possible ba may matirang pera sa sinasahod namin mag-asawa. So, as of now, to be honest, wala po kami nasi-save. Kung meron man, maliit na maliit, hindi siya ganun kalaki. Kasi nagbabayad pa kami ng mga utang. Kasi yung pagbili namin ng sasakyan, utang yon. And yung pagpunta ng mag-ama ko dito, lahat din po yun ay hindi cash. Utang po yung mga yon. And nabanggit ko na to dati, mga kabilab, sa iba kong vlogs na hindi talaga UK yung plano namin. Na-upload kasi yung mag-ama ko, papunta sana silang France. Doon sana yung plano namin na mag-migrate. Kasi meron akong kaibigan doon na sabi niya, dito kasi makukuha mo yung family mo. So, doon sana yung plano ko na puntahan after ko sa Israel. Kaya lang, iba pala yung plano ni Lord. Ayan, kasi pagdating ko doon sa France is maging TNT ako doon. Sa gusto ko kasi makasama na yung family ko is nakipagsapalaran ako. Ayan, kasi sabi niya kasi madali lang daw. Makapag-aral naman ng maayos yung bata kahit na walang papel. Pero, ayun nga, iba yung plano ni Lord. Gusto niya pala akong dalhin sa isang lugar na magiging pagpapala ako sa iba. In what point? Yung maging legal, mas maganda kasi yung pupunta ka sa bansa na may peace of mind. Pero hindi ko naman kayo dinadown or hindi ko naman sinasabing mas better ako sa mga nag-TNT dyan. Pero yung kasi yung yung reality na nangyari sa akin, kasi nung na-upload kasi yung mag-ama mga kabilabs, more than 500,000 yung nagastos ko doon. Kaya kung makita nyo ngayon, puro ako loan. Walang natitira sa sinasahod namin kasi nagbabayad kami ng mga utang. Ayan, so hindi rin biro kasi pagpunta ko dito. Ito, nagbayad po ako ng placement fee. Almost 500,000 din yung ginastos ko papunta dito. And syempre, nakita nyo naman yung nagsisimula pa lang kami dito. Nagbayad kami ng 1 month advance and 1 month deposit. And then, yung mga gamit dito, lahat kasi yan. May ultimo lamesa, kaldero, kutsara, tinidor, lahat yan ay provided namin. So, nag-i-start pa lang naman kami, mga kabilabs. Dumating ako dito ng April. So, 9 months. Sa 9 months naman, mga kabilabs, nasasabi ko medyo stable na kami. Though, sa pagbabudget, medyo mahipit talaga kasi halos napupunta sa expenses namin, sa mga billings namin at sa mga binabayaran namin mga loans. Ayan, so sa tanong kung may nasi-save ba kami, halos wala.
kung may naitatabi man kami, nagagamit din namin sa susunod na billings. Yung ano mo yung paikot lang. Ayan. Merong nagtanong pala sa inyo mga ka-BeLabs, kung magkano daw yung kinikita ko sa YouTube. Malaki daw ba yung kinikita ko? Parang ganon. Kasi gusto rin daw niya mag-start, mag-YouTube, gumawa ng mga videos para makatulong sa asawa niya. Kasi nag-aalaga lang daw siya ng baby at nasa bahay lang daw siya. So ito lang po yung masasabi ko sa inyo. Yung kinikita ko sa YouTube mga ka-BeLabs, tama lang siya sa mga expenses ko. Kasi kung mapansin yung mga views ko ngayon mga ka-BeLabs, hindi na ganon karami tulad nung kararati lang ng mag-ama ko dito. Kasi nung dumating ako dito, boom! Nung dumating yung pamilya ko, boom! Pero magki-6 months na sila dito, unti-unti nang bumababa. Parang nananawa na rin siguro yung mga viewers natin na panoorin yung mga buhay-buhay namin dito. FYI lang po sa mga hindi aware na ang bawat videos na kinikita dito, 1,000 views equivalent to $1. 1,000 views equivalent to $1. And nagbabayad po ako ng editor. So, ang editor ko, maabot ng $10, pinapasahod natin sa kanya. So, to be able na ma-reach ko or mabawi ko yung binayad ko sa editor, kailangan ang views natin per video ay 10,000 views above. Pag naka-above na siya, doon pa lang ako may kinikita. And hindi lang nagtatapos dyan mga ka-BeLabs kasi meron din ako mga binabayaran na re-reply, mga moderators. And aside that, yung editing apps na ginagamit namin, may bayad din yan. Yung music na ginagamit namin, may bayad din siya. And yung storage, nagbabayad din ako ng 2 gigabytes. Yan, nabanggit ko na yan sa mga previous vlogs ko. And yung paggawa natin ng thumbnail sa Canva, may bayad din yan. So, in short mga ka-BeLabs, malaki lang ang kikitain mo sa YouTube kung ikaw lahat ang gagawa. And kung malaki yung views mo. Pero kung yung views mo ay tulad ng mga views ko ngayon, and marami kang binabayarang mga editing materials, eh wala talaga yung parang sumasahod ka sa YouTube ng tama lang, pambayad lang sa kanila. Parang lately, ganun yung nangyayari. Pero meron akong isang vlog, yung batas sa UK, bagong batas sa UK, nag-boom siya. Pero usually kasi mga ka-BeLabs, pag may nag-boom na vlogs, minsan lang yun, and then after nun, balik na uli sa dati, down na uli. So ito lang yung may advice ko sa inyo mga ka-BeLabs. Conclusion na rin ito na kung gagawa tayo ng video, kasi minsan diba, hindi natin may iwasan yun sa mindset ng mga tao na pag sinabi mong YouTube, pera agad, or yayaman ka kaagad. Pero in reality mga ka-BeLabs, bago ko naman makilala, is dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Kasi ang YouTube kasi, kaya tayo pupunta sa YouTube kasi meron tayong napapala. Kailangan natin ng isang kasagutan sa ating mga katanungan. Halimbawa, gusto natin magluto ng spaghetti. Paano ba magluto? So, mag-search YouTube agad ang ginagamit natin, di ba? Or, paano ba magpadala ng pera sa Pilipinas? Yung mga ganitong mga ginagawa ko. Paano ba magrenta ng bahay sa UK? Mga ganon. Pero, mga manunod lang yan. Yung mga interesadong papunta lang sa UK. Or, yun sa mga talagang sumusubaybay sa YouTube channel natin. What I mean is, bago ka makilala, kailangan patunayan mo muna yung sarili mo and make sure na lahat ng gagawin mong videos ay kapupulutan ng aral or may sense. Kasi sa dinami-dami ng ginagawa ng mga tao ngayon, sa dinami-dami na pwedeng pagkaabalahan, hindi nila pag-aaksaya ng oras ang mga vlogs, mga videos na gagawin natin kung wala silang mapapala. So, yun yung realidad mga ka-BeLabs. Bago ka makilala, kasi almost 5 years na ako dito mga ka-BeLabs sa larangan ng pag-YouTube. And mostly, sa mga ginagawa kong vlogs, pumapatok lang yan after a year, after a month kung i-upload. Bihirang-bihira yung pagka-upload ko ay patok agad. Unless, kung usapang pera yan, halimbawa magkano yung sahod ko, mga ganun, boom agad yan. Kung gusto nyo talaga mag-vlog, make sure na passion nyo, hindi lang tungkol sa pera. Kasi kung pera yung isipin natin, kaya tayo nag-YouTube, darating yung time na mananawa ka kasi hindi mo talaga passion, hindi wala sa puso mo. You are chasing after the money, baka masakit sa puso kasi minsan, meron akong mga ginagawang vlogs na I think, or ginawa ko yung best ko pero hindi pala gusto ng mga viewers. So, in the end, masakit para sa akin na hindi pala nila na-appreciate yung effort ko. So, what more kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang? Kaya marami sa mga kakilala ko na sa umpisa pa lang. Kasi nasasaktan sila na yung nag-edit ka na isang vlog na isang araw mong in-edit or 1 week mong in-edit ay walang naka-appreciate or kakaunti yung naka-appreciate. So, diba parang iisipin mo sa yung effort, sayang yung oras na sana natulog ka na lang or
nanood ka na lang ng mga Korean novela dyan or lumabas ka na lang, mas nag-enjoy ka pa kesa mag-i-edit ka tapos wala din makaka-appreciate. So, ganun mga ka-Belabs, yun lang may papayo ko sa inyo. Kung gusto nyo talaga mag-vlog, gawin nyo yan. Kung talagang passion nyo, gumawa ng mga videos and mag-focus kayo sa mga videos na kapupulutan ng aral or saan kayo magaling. Saan kayo nag-excel? Nag-excel ba kayo sa pagsasalita, pagpapatawa, pagluluto, or sa pag-vlog, pag-travel? So, doon kayo mag-focus kung saan kayo magaling. Ayan. Dapat matibay yung loob nyo pag pinasok nyo ang pag-vlog kasi hindi lahat ng tao mapipilisi nyo. Karamihan ng mga videos na mapatok sa akin, masakit sa puso ko kasi mamalitin ka nila eh. Maraming mga bad words kang marireceive. So, minsan iniisip ko, worth it bang ipagpatuloy ito or deserve ko bang pagsalitaan ng mga bad words despite sa mga ginagawa ko. Yung mga ganun. Dapat alamin mo yung purpose mo and yung connection natin kay God. Laging nandyan kasi siya yung nagpapalakas sa atin and siya yung magdadirect sa atin kung anong klaseng vlog, anong klaseng topic yung i-share natin. Kasi sipin natin, public influencer tayo, so kailangan yung i-share natin ay connected pa rin sa will ni Lord or makakatulong ba sa mga kababayan natin. Ayan. So, I hope may natutunan kayo sa topic natin today. And please give me a thumbs up. And please, sa mga hindi pa po napag-subscribe, please subscribe our YouTube channel. And see you again next time. Paalam. God bless you all. Shining in clouds in the sky, and everything is right. Imagine stars lighting up the night, and a shooting star so vibrant, you have to make a wish. Nothing's ever in your way, scoring every shot you make. No, you've never heard of pain, because you're just high on life. Every day is Saturday, life is sweet as birthday cake, why can't it just stay this way? Like you.